Yun, good morning guys. Jason Auto Garage po. Ngayong umaga po, i-DIY ko sa inyo kung paano magpalit. Kung paano magpalit, magbaklas, at mag-check ng spark plug. Ito po ay Mitsubishi Mirage. So, halos lahat naman po ng sasakyan ay pare-parehas ng proseso nagpapapalit ng pagpapalit ng spark plug. So, dito po sa Mitsubishi Mirage, dito po natin gagawin yung ating DIY. So, ayun guys, ituturo ko po sa inyo. Tara! So, ito po, una nating babaklasin para ma-access natin yung ignition coil or doon nakalagay yung spark plug. Ito po ang ating airbox. So, ito po una natin babaklasin. So, ito po may tatlong tornilyo. Ito yung tornilyo na isa-isa. Yan, dalawa. At dito sa likod, tatlo. So, ito po kasama. Kasama po pati itong hose ng airbox. Baklasin na rin natin dito. Apat. So, apat na tornilyo yung ating babaklasin. So, nagamit tayo ng gagamitan lang tayo ng 1/4 ratchet extension at saka 10mm na socket. So, yun, buklasin na natin. Buklasin natin 'to, apat na tornilyo. Sorry naman guys sa Mitsubishi Mirage, palitan ng spark plug nito ay every 100,000. So kakayanin ng 100,000. Pero kung gusto mo magpalit kaagad, so 80,000, pwede ka na magpalit. Para condition na condition pa rin yung makina. Mas maganda nga ipapalit nyo, ano din eh. Mas maganda nga ipapalit nyo, ano rin eh, Iridium NGK. Para yung palitin, yun pa rin. Ang matagala. Kasi pag nagpalit kayo ng mga replacement, minsan, bumibigay ka agad eh, namamali agad eh. So, doon na kayo sa ano, doon na kayo sa Iridium, doon na kayo sa stocks. Na pag matagalan, kasi kung replacement lang din naman ipapalit nyo, masusumahin mo yung pagpapalit mo nun, mas nakatipid ka ba dun sa Iridium na original na star. So ito, bakpasin na natin ang airbox. Ayan, baklas na. Dito guys, ito yung ignition coil. May tatlo yan. So, may tatlong tornilyo. So, gagamitin tayo ng 1/4 na ratchet tsaka extension at 10mm na socket. So, ayun. So, ito yung ating gagamitin. 10mm na socket tsaka extension na maliit tsaka ratchet na 1/4. So, ito. Baklasin natin. Alisin natin yung ignition coil. Hugutin lang yan guys. Hinuhugot lang. Yan.
Hugutin nyo lang. Tapos itatabi nyo lang dito. Sa gilid. Yan, hugot lang. So, andito yung ating tatlong spark plug. So, sa pagtanggal ng spark plug, guys, gagamit tayo ng socket na 16mm, tsaka extension, tsaka ratchet na 3-port. Ito yung ating gagamitin sa pagtanggal ng spark plug. 16mm na ratchet, na dip socket, 3-port na ratchet, tsaka extension po para patanggal natin yung spark plug natin. So tara, tanggalin natin. Ito siya dyan, ito yung itsura niya. Yan. Luwagan muna natin yung tatlo. Hindi naman ganun kaigpit yan eh. Pintipitik lang yan. So dun sa pagtanggal ng spark plug, guys, pag maluwag na, gamitan nyo rin ng gamitin nyo rin kanyang ignition coil kung wala kayong hose na maliit na pagtanggal ng spark plug. Yan, okay na yan. Ano na siya. Malubay. So sa ito rin gagamitin nyo. Pasok nyo lang. Ito yung spark plug po. Hindi pa nalinisan to. So ito, guys, napakakapal pa. Yan yun. Ayos na ayos, palinis lang. So linis na to, guys. You know? So ito naman ay 22,000 odometer pa lang. So, linis lang. Yung nga sabi ko kanina, aabot pa ng 100,000 to. Kaya dapat every PMS nasi-check to. Na nalilinis. Yung isa, papare-press lang yan. So linis lang to, guys, linis lang. Maganda yun. Sa paglilinis, guys, ng spark plug, ito yung mga materials natin: steel brush, carburetor cleaner or gas. So sa amin, guys, ginagawa namin, pinapanglinis namin is yung gasolina. Kasi mas tipid compare dito kay carb cleaner. So, isprehan nyo lang po. Isprehan lang. Tapos, gano'n nyo lang. So, depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo gamitin. Gasolina or carburetor cleaner. Parehan din naman yan, mabilis makatanggal or makatanggal ng ating ng dumi ng spark plug. Yan, linis na. So, ganun lang, guys, sa paglinis ng spark plug. So ito po, gagamit po ulit tayo ng sa pagbabalik, ganun pa rin, guys. So dip socket na 16, extension tsaka 3-port na ratchet. So ito na po yung ating spark plug kanina, napakarumi. So balik na natin. So pares lang po yung proseso. Kung paano binaklas, ganun din po pagbalik. Lagay nyo lang po, ganyan. Lalayan nyo lang po ng kamay nyo dito sa dulo. Lalayan nyo pagpasok ng kamay nyo, ganyan. Para
para hindi po siya pabagsak ang paglagay. So lalayan nyo lang po ng ganyan. Yan. Tapos pasok ang ating clip socket at extension na 16mm. Yan. Mahaba po kasi ang thread dito kaya maraming ikot. Nakakangawit dito, no? Katagalan. Yan, ganyan-ganyan lang. Ikot-ikotin lang. Minsan kasi guys, sa pagpapalit lang ng spark plug, medyo basic lang naman siya, medyo madali lang, kaya hindi na kailangan magpagawa sa shop para makatibid din. So, mahigpit na siya. Higpit na lang natin ng konti. Yan. Kunting higpit lang. Hand tight lang. Kasi pag nagbaklas ka ulit niya at sobrang higpit, ang hirap tanggalin, baka mabali yung ano, spark plug sa loob. Yan, ganyan lang. Tapos, ignition coil. Pasok. Yan lang, yan. Pasok na lang yung ignition coil nyo. Ganda yung tat. Balik natin yung gatong tornilyo. Napansin nyo po, malinis na. So, naano natin yan, na-detailing na natin. Sikit lang, tamang sikit lang guys, pag naramdaman nyo ng masikip, okay na yon. Ayan. Ayan. Double check lang yan. Tapos balik yung mga socket. Ay, may PMS para tayo. Kabit naman natin yung airbox. Nakakabit natin yung airbox. So, ganun din yung proseso. May tatlong tornilyo, ha? Yan, tsaka ito. Okay. Yan. Higpitan na lang natin yung mga tornilyo. Yan. Ganun lang, guys. Ganun lang ang check ng ano, spark plug. Pag-check, tanggal, pagkabit. So, ganoon ang kadali. Thank you guys. Pa-subscribe po ng YouTube channel ko guys at pa-like ng Jason Auto Garage page ko po. Maraming salamat po. Good afternoon. Thank you.